Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Mert Manahan, kasabi mula noong ikalawang semestre ng taong 1973 sa University of Santo Tomas College of Engineering. Kumuha ng dalawang taong General Engineering course at nagtapos sa College of Architecture and Fine Arts. Ako ay napakiusapan ng ating primary founder na si Brother Boy Chua at naatasan ng ating Board of Trustees na magsalita sa inyo upang bigyang linaw ang tunay at legal na katayuan ng ating korporasyon, ang Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority Incorporated. Sa kadahilanan na marami sa ating mga kasapi ang lubos na hindi pa naliliwanagan tungkol sa ating korporasyon at madaling maligaw at madala ng mga taliwas na kaisipan at mga mapanlinlang na balita tungkol dito sa diaman o hindi. Aking uumpisahan ang aking diskurso simula sa ating pagkakatatag. Noong taong 1972 to 1973, naisipan ng ating primary founder na si Brother Boy na magtatag ng isang fraternity na bubuuin ng mga college students na naka-enroll sa University of Santo Tomas. Una siya ay nagtatag sa College of Medicine. Ito ay tinawag niyang Alpha Iota Rho. Ito ay hindi lingit sa kaalaman ng ilan sa ating mga founders at mga senior members na aktibo noon sa ating samahan at naging malapit na kaibigan ni founder Jose Boy Chua. Dahil hindi lumago ang unang fraternity na itinayo ni founder Boy sa College of Medicine, siya ay nagtatag naman ng isa pa sa College of Commerce, kung saan nakumbinsin niya ang ilan sa mga bagong pasok sa UST na nanggaling sa Notre Dame de Manila Batch 73 na nakapasok sa College of Commerce at College of Arts and Letters. Nabibilang dito sila founders Obed Posadas, Tani Bernabe, Edwin Solano, at ang kapatid natin na kailan lamang na yumao na si Brother Teddy De Lara at mga iba pa. At sila naman ay nagtulong-tulong upang mabuo ang ating 16 na founders. Kanilang naitatag ang samahang pinangalanang Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity. Tinawag ito ni Founder Boy na ACRO, isang eksklusibong fraternity ng mga college students na naka-enroll sa University of Santo Tomas noong August 8, 1973. Nagsimula ang paglabas nito mula UST sa kadahilanan ng paglipat ng marami nating kasapi sa iba't ibang eskwelahan. Sila founders Obed Posadas, Ariel Lorenzo at Edwin Solano ay lumipat sa San Sebastian College. Dito nila nakilala si Jerome Reyes na noon ay pinuno ng OFC o Omega Fraternity and Sorority International, isang fraternity sa San Sebastian College. Naging nilang kaibigan si Jerome Reyes at siya rin ay nakilala ni Founder Boy at ng ilan nating mga founders at mga senior members. Dahil sa nabuong pagkakaibigan na pagkaisahan nila na pagsamahin ang ating fraternity at ang sa kanila. Ang merging ay naganap sa Rancho State sa Marikina noong 1976. Ako ay isang saksi sa nangyaring merging noong araw na yon. Sila Notre Dame Batch 73, Senior Brothers Jerry Zagire at Pikes Opus na sa kasalukuyan ay nagsisilbing pangulo ng ating korporasyon ay mga college students na naka-enroll sa University of the East Manila. Sila ay nabigyan ng kanilang initiation ceremonies sa UST noong 1974.
sila naman ang nagpundar ng Alpha Kappa Rho sa University of the East Manila. Ang Alpha Kappa Rho ay nakaabot din hanggang University of the East Caloocan. Si senior member Jerry Scioso naman ay lumipat noon mula UST College of Engineering patungo sa Mapua Institute of Technology, kung saan kanyang itunuloy ang kursong kanyang inumpisahan sa UST. Halos 2 linggo pa lamang, si Senior Jerry Shoson ay nakapag-recruit ng 28 bagong kasapi. Nandun din ako sa kanilang seremonya na ginanap sa bayan ng Malabon. Pader lamang ang naghihiwalay ng University of the East Caloocan at ng University Hills Subdivision sa lungsod ng Caloocan. Ang University Hills Subdivision ay isang malaki at mayamang subdivision ng Caloocan City, na kung saan naninirahan ang maraming mga kinikilalang politiko at negosyante ng lungsod. Dito naninirahan sila founders Arnel Lorenzo, Edwin Solano, Tani Bernabe at ni Alda Altiveros, na isa ring estudyante ng College of Arts and Letters ng UST at naging isa sa mga founding mothers ng ating sorority. Si founding mother Alda Altiveros ay naging may bahay ni founder Tani Bernabe. Doon din naninirahan ang marami sa ating mga senior members. Dahil sa pagkakalapit ng University of the East Caloocan at ng University Hills Subdivision, nagiging malapit ang mga miyembro nito sa isa't isa at naging madalas na kanilang pagkakasama-sama at tagpuan ang loob ng subdivision. At dito nabuo ang unang-unang community chapter ng ating samahan. Sa University of Santo Tomas, sa College of Commerce, College of Arts and Letters pa rin, ay itinatag naman ang ating sorority, ang Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity, na pinaunahan nila sorority sisters Joyce Gregorio, Alda Altiveros, Bernabe, Girly Tosoro, at marami pang iba. Sa hindi sinasadyang anomalya ang nangyari noon sa University of Manila. Sila senior member at UE founder Jerry Sagire ay nakapag-recruit ng isa naming naging kaklase noon sa elementary at high school sa Notre Dame de Manila ng Batch 73. Siya ay si Ray Quitoriano. Lingid sa kanilang kaalaman, si Ray Quitoriano ay hindi pa pala nakakaabot ng college at isang estudyante pa lamang ng high school. Siya ay naging membro at nakapag-recruit din ng ibang estudyante na nasa high school pa lamang din. Nang ito ay aming madiskubre, kasama ako, ang mga senior members at ilang founders ay nagpulong-pulong. Napagkaisahan na dahil nabigyan na sila ng initiation rights, hindi na sila tatanggalin, kundi tatanggapin na rin sila ng ating samahan, subalit hindi sila mga full-fledged members. Sa pagtatapos nila ng high school at sa pagpasok nila sa college at base sa kanilang kagustuhan, sila ay bibigyan ng full indoctrination upang maging full-fledged member ng Alpha Kappa Rho. Nawala sa aming isipan ang katanungang paano kung hindi sila makatapos ng high school o makatungtong sa college. Nangyari nga ang hindi inaasahan. Marami sa kanila ay hindi nakapagtapos ng high school at hindi nakatungtong sa college. Isa rito si Brother Jun Pasaporte. Ang ating mga founders at kaming mga senior members naman ay mga nagsipagtapos ng aming pag-aaral sa kolehiyo. Natapos ang aming buhay estudyante. At natural lamang na ituloy namin ang aming
paghabol sa aming mga napiling profesyon. Ito ang inaasahan sa amin ng aming mga magulang, ng mga kapamilya at ng ating lipunan. Ito na ang aming bagong responsibilidad. Sa ngalan ng ating kapatiran, ang Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity, si Brad Jun Pasaporte ay masigasig at nagpatuloy ng kanyang pagre-recruit sa mga estudyanteng nasa high school. At ang ating samahan ay nasamahan na rin ng mga kabataang wala sa eskwelahan o mga out-of-school youth. Dahil wala nga sila sa eskwelahan, tinawag nila itong community chapters. Kayo na marahil ang makakapagsabi kung ano ang pinahinatnan nito. Sa loob ng 35 taon na natili pa rin ang pangalan ng ating kapatiran, ang Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity, na natili pa rin ang katagang intercollegiate. Ito ang katagang nagsasaad o descriptive adjective na nagsasaad ng layunin ng tatlong letrang Greco o Greek alphabet na Alpha, Kappa, Rho. Isang kapatiran na nag-uugnay sa mga estudyanteng nag-aaral sa kuleyo. Sa salitang Pilipino, ang inter ay pag-uugnayan. Ang collegiate ay karakteristik ng isang estudyante sa kuleyo o college. Ang ating pangalang ito ay nanatili hanggang taong 2008 sa ikawalong araw ng buwan ng Agosto. Lumipas ang 35 taon at noong ikawalong araw ng Agosto 2008, ang ating kapatirang Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity ay nagdaos ng isang General Assembly na ginanap sa Amoranto Stadium sa lungsod ng Quezon mula umaga hanggang gabi. Halos na puno ng ating mga kasapi ang stadium. Isa sa pinakamalaking delegasyon ay ang ating mga kapatid na nanggaling pa sa Cebu City, ang Cebu City Delegation, sa pangmumuno ng ating umanaw ng kapatid na dating Board of Trustees Secretary na si Brother Richard Buscaino. Sa gabi ng ikawalo ng Agosto 2008, binasa ni Senior Member Brother Juni Casiano ang isang interim constitution at ito ay inaprubahan ng kapulungan. Ito ngayon ang tinatawag na August 8, 2008 Constitution. Sa bisa nito, napalitan ang ating pangalan mula Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity at ito ay napalitan ang pangalang Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority. Binura ang salitang intercollegiate at pinalitan ng mga katagang international humanitarian. Ipinaloob o in-integrate na rin ang ating sorority. Sa bisa din ito, niyakap natin ang ating mga kasapi na hindi pa nakatungtong sa kuleyo, mga wala sa eskwelahan o out-of-school youth, at ang kanilang mga councils at chapters. Inilibing natin ang dating Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity at tayo'y nagbagong bihis sa pangalang Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority. Dumalo ang ilang mga founders at maraming senior members natin sa nasabing General Assembly. Sa kabila ng pagtatapos ng idinaos na General Assembly, ang ilan sa ating mga founders at senior members ay nagtuloy pa rin ang pagkikita-kita nila upang magpulong. At ito ay kanilang idinaraos sa Aberdeen Court sa Cafe de Chine sa lungsod ng Quezon na ngayon ay Great Eastern Hotel na. Dito, binuo nila ang Supreme Board
at ako ay kabilang dito. Napagkaisa namin, irehistro ang ating kapatiran sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kami ay inatasan ng komisyon na mag-akda ng artikulo ng ating pagsasama-sama o Articles of Incorporation at ng ating panuntunang batas o bylaws na umaayon sa Corporate Code of the Philippines. Mga batas na sa atin ay sasakop at ating tutok din. At ito ay isinumiti sa kanila. Sa mga founders at senior members na bumubuo ng Supreme Court, walo lamang ang pumayag lumagda dito. Ang iba ay umayaw. At ako ay kabilang dito sa mga umayaw. Dahil sa pagpayag ng walo na lumagda sa mga dokumento, sila ang mga nakalista bilang mga incorporators. Incorporators ng ating korporasyon. Ang mga dokumentong isinumite natin sa SEC ay ipinasa sa Legal Department ng Komisyon upang masusing pag-aralan ang legalidad nito. At sa kabutihang palad, inirekomenda ng Legal Department ang pag-aaproba ng ating pagre-rehistro sa Commissioner ng SEC. Naaprubahan at bumaba ang ating Certificate of Incorporation na may Company Registration Number 20105322 na nilagdaan ni Director Bettino A. Cataran ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC noong ika-23 araw ng Setyembre taong 2010. Tayo ay naging ganap na korporasyon na may sariling susunding mga artikulo at panuntunang batas o Articles of Incorporation at Bylaws. Ito ang mga artikulo at mga batas na ating ipinagkasundo sa Republika ng Pilipinas na kinapagkatawan ng Securities and Exchange Commission. Noong ika-23 araw ng Setyembre 2010 at sa ikalawang pagkakataon, muling nabago ang pangalan ng ating kapatiran. Ito naman ay naging Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority Incorporated. Ayon sa batas, idinagdag sa ating pangalan ang katagang Incorporated. Tayo ay isang ganap ng korporasyon. Kahalintulad sa ginawa nating paglilibing sa una nating pangalang Alpha Kappa Rho Intercollegiate Service Fraternity at sa layunin itong intercollegiate, atin muling inilibing noong ika-23 araw ng Setyembre taong 2010 ang ating ikalawang pangalang Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority at tinabunan naman ng ating 2010 Articles of Incorporation at Bylaws ang 2008 Constitution. The so-called 08-08-08 Constitution has been superseded by the new 09-23-10 Articles of Incorporation and Bylaws. Tinabunan ng 2010 yung 2008. Uulit-ulitin kong ipaalala sa lahat na ang ating legal na panuntunang batas ay ang ating 2010 Articles of Incorporation and Bylaws. Ito ay ating ipinagkasundo sa ating Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng Securities and Exchange Commission. Ito ang kaluluwa ng ating charter. Noong taong 2018, 8 taong lumipas mula noong 2010, sa isang ginanap na konbensyon sa lungsod ng Cebu, nagpasa ang ating mga
sinasabi ng isang konstitusyon na tinawag nila itong 2018 Constitution. Ito ay dinaluhan ng marami nating kasabi at opisyales. Ganoon pa man, mangingibabaw pa din dito ang 2010 Articles of Incorporation and Bylaws ng ating korporasyon. Ano mang provision ng 2018 Constitution na taliwas ay mababaliwala. At kung may mga provision naman na ating hahanguin mula dito, kakailanganin pa rin ang pag-aaproba ng Board of Trustees. Dahil isinasaad sa Section 22 ng Title 3 Board of Directors / Trustees and Officers ng Revised Corporation Code of the Philippines of 2019 ang mga sumusunod. Unless otherwise provided in this code, the Board of Directors or Trustees shall exercise the corporate powers, conduct all business, and control all properties of the corporation. The Board of Directors or Trustees has the sole authority to determine policies, enter into contract, and conduct the ordinary business of the corporation within the scope of its charter, that is, its articles of incorporation, bylaws, and relevant provision of the law. Noong nakaraang taon, nagdaos ng eleksyon ang ating korporasyon. At ito ay pinamunuan ng Committee on Elections sa pangunguna ni Board of Trustees member Renzi Galzin. Siya ay nagpatawag ng general registration para sa eleksyong gagawin. Tumanggap ng Certificate of Candidacy. Nagsagawa ng botohan, magbilang ng mga boto, iproklama ang mga nanalo at magdaos ng panunumpa sa tungkulin ng mga naiproklamang kandidato. Ang gawaing ito ay pagtalima sa provision ng Section 22 ng Title 3, Board of Directors, Trustees and Officers ng Revised Corporation Code of the Philippines. Ang nahalal na Grand Skeptron ay si Brother Taggart Alves at mga iba pang mga bagong halal na opisyalis. Muling uulitin ang sinasaad ng batas. The Board of Directors or Trustees has the sole authority to determine policies, enter into contract, and conduct the ordinary business of the corporation within the scope of its charter, that is, its articles of incorporation, bylaws, and relevant provision of the law. Sinasaad naman sa bylaws ng ating korporasyon ang mga sumusunod. Article 2, Trustees. Section 1, Board of Trustees. The corporate power of the association shall be exercised, its business conducted, and its property controlled by the Board of Trustees. Nagdaos din ng eleksyon ang isang faksyon. Wala tayong pakialam dito. Subalit sa kanilang ginawang hindi autorisadong paggamit ng pangalan ng ating korporasyon, ang Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority Incorporated at ng SEC registration number nito ay hindi naaayon sa umiiral na batas ng Revised Corporation Code of 2019 ng ating republika. Nararapat lamang natawagan ang kanilang pansin. Ito ay malinaw na usurpation at misrepresentasyon at panggi-estapa sa mga napaniwala nila.
uulitin ang sinasaad ng batas. A corporation can only act through its directors and officers. The board is the central power that authorizes the executive agents to enter into contract and embark on a business. Ang eleksyon ay isang embarkation on a business. Ang certificate of candidacy, ang pagboto at pagbilang nito, ang pagproklama sa mga nanalo sa eleksyon, at ang pagpapanumpa sa katungkulan ay isang pagpasok sa isang kontrata o to enter into contract sa pagitan ng dalawang partido, sa pagitan ng ating korporasyon at ng mga kandidato o mga kandidatong nahalal. Sila ba? Kayo ba? Ay may autorisasyon mula sa Board of Trustees upang gumanap bilang executive agents ng korporasyon. Maliwanag na ang kanilang ginawang eleksyon ay gawaing ilegal at hindi naaayon sa mga umiiral na batas ng Revised Corporation Code of 2019 of the Philippines. Kaya tinatawagan ang inyong pansin ang Board of Trustees ng korporasyong ito. Illegal at walang bisa ang inyong ginawang eleksyon. Hindi po nakikialam ang Board of Trustees ng Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority Incorporated sa inyong ginagawang pag-organisa, sa inyong pagpanig kung kanino man, sa inyong pagtalima at pagsamba sa inyong inimbentong 08-08-08-CBL na ayon sa inyo ay ang inyong panuntunan at inyong pagdaraos ng inyong eleksyon. Ito ay ginagalang ng Board of Trustees na inyong mga karapatan. Ang mariing pinaalala sa inyo ng Board of Trustees ay ang illegal na paggamit ninyo ng pangalan at registry number ng korporasyong ito. Korporasyong may sariling mga artikulo o articles of incorporation at panuntunang batas o bylaws na masusing pinag-aralan at inirekomenda ng Legal Department ng Securities and Exchange Commission ang pag-aaproba ng kanilang commissioner noong ika-23 araw na Setyembre noong taong 2010. Lalong-lalo na ang inyong pagpapakilala ng mga opisyalis ng korporasyong ito. Wala po kayong autorisasyon nang galing mula sa Board of Trustees ng korporasyong ito upang magpakilala na kayo ay mga executive agents o opisyal. Yan po ay malinaw na misrepresentation. Mga gawaing kriminal ayon sa Article 315, titled Swindling in parenthesis Estafa, at Article 316, titled Other Forms of Swindling, ng Chapter 6, titled Swindling and Other Deceits, ng Revised Penal Code of the Philippines. Uuliting paalala sa inyo ang mga provision ng Revised Corporation Code of the Philippines. A corporation can only act through its directors and officers. The board is the central power that authorizes executive agents to enter into contract and embark on a business. Maring ipinaalala, hindi po kayo autorisadong executive agents ng korporasyong ito. Sa kasalukuyan, ang sorority ng ating korporasyon ay magdaraos ng isang eleksyon ng kanilang pamunuan. Ang kanilang eleksyong ito ay pinahintulutan ng inyong Board of Trustees. Inuulit po sa inyo ang provision ng Revised Corporation Code of 2019 of the Philippines at naaayon din sa panuntunang batas o bylaws ng ating korporasyon. A corporation can act only through its directors and officers. The board is
the central power that authorizes the executive agents to enter into contract and embark on a business. Sila sorority founding mother, Sister Joyce Gregorio, at sorority senior member, Sister Yoli Tubana, ang mga inatorisa ng inyong Board of Trustees bilang mga executive agents ng korporasyong ito upang pangunahan ang gaganaping eleksyon. Ang eleksyon ay isang embarkasyon on a business. Ang mga gawaing registration of voters, filing of certificates of candidacy, casting and counting of votes, proclamation of winners, at oath-taking ay mga pagpasok sa kontrata o entering into contract. Mga gawaing kaloob sa aking mga binigkas at nabanggit na provision. Mayroong balita na may isang samahang sorority na sasabayan ang eleksyong gaganapin na pinangungunahan ni Sorority Founding Mother Sister Joyce Gregorio at Sorority Senior Member Yoli Tubala. Hindi po nais ng Board of Trustees at ng mga beneficial owners na pakialaman o hadlangan ang inyong gagawing eleksyon. Huwag lamang po sana gamitin at irepresenta ang halalang inyong gagawin sa pangalan ng Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority Incorporated at ang registry number nito na CN 20101532. Ito po ay isang legal at rehistradong korporasyon sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang komisyon na ang Securities and Exchange Commission at pinagbuklod ng kanyang sariling mga artikulo o Articles of Incorporation at panuntunang batas o bylaws na legal ring kinilala at pinahintulutan noong ika-23 araw ng Setyembre taong 2010. Ang hindi wastong paggamit ng pangalan at registry number nito at nang walang pahintulot mula sa Board of Trustees ay isang misrepresentation. Mga gawaing kriminal ayon sa Article 315 entitled Swindling in parenthesis Estafa at Article 316 entitled Other Forms of Swindling ng Chapter 6 entitled Swindling and Other Deceits ng The Revised Penal Code of the Philippines. Muli, ang Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority Incorporated ay isang legal at operational na rehistradong korporasyon na may registry number CN 20101532 na pinagbuklod ng kaniyang sariling artikulo o Articles of Incorporation at panuntunang batas o bylaws at legal na kinilala at pinahintulutan noon pang ika-23 araw ng buwan ng Setyembre taong 2010 ng Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang komisyon, ang Securities and Exchange Commission, na pinamumunuan ng kanyang Board of Trustees na naaayon sa Revised Corporate Code